Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Epektibo simula ngayong araw. Voluntaryo at hindi na sapilitan ang pagsusuot ng face mask sa labas alinsunod sa Executive Order No. 3 ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang kautosan yan, may kondisyon. Sabi po ng Health Department, kailangan pa rin magsuot ng mask ang mga bata, senior citizen, immunocompromised at hindi pa kumpleto sa COVID vaccine. At kahit outdoor pero siksika naman, dapat pa rin daw na magmask. Yan po ang sanipwersang tinutukan ni Nadano Tincunco at Ivan Mayrina. Effective immediately o epektibo na simula ngayong araw ang executive order para gawing voluntaryo na lang ang pagsusot ng face mask sa mga outdoor area. Pero may kondisyon. The voluntary wearing of face masks in open spaces and non-crowded outdoor areas with good ventilation is hereby allowed provided that not fully vaccinated individuals, senior citizens, and immunocompromised individuals are highly encouraged to wear their masks and physical distancing will be observed at all times. Mananatiling required o dapat pa rin mag-face mask sa indoor setting sa lahat ng pampublikong at pribadong establisimento, maging sa outdoor settings kung siksikan at hindi mapapanatili ang physical distancing. Ang mga LGU inaasahang magpapatupad nito ayon sa palasyo at inaatasan ng DOH sa paglabas ng bagong minimum public health standards kaugnay na executive order. We have agreed that the masking outdoors will be lifted only among low-risk individuals and low-risk settings. Hindi po pwede sa senior citizens, hindi po pwede doon sa may sakit, hindi po pwede sa mga bata, sa transport sector, and dapat hindi po crowded ang lugar tsaka maayos po ang daloy ng hangin. Patuloy ang pagsusuri ng pamahalaan sa magiging resulta ng polisiya. We're doing this in stages, in phases, so that we also don't, so that we can have feedback on whether or not these new policies are working and how to make them more efficient so that hopefully by the end of the year we might be able to have to be voluntarily masked indoors as well. Palalawigin naman ang hanggang tatlong buwan ang state of calamity sa bansa dahil sa COVID-19. Pero hindi dahil sa sitwasyon ng COVID sa bansa, kundi sa mga mahalagang benepisyo ng state of calamity para sa COVID response tulad ng indemnification, emergency procurement, at special risk allowance sa mga healthcare workers. Bago pa inilabas sa Executive Order No. 3, nauna na naglabas ang sariling EO, ang probinsya ng Iloilo at Cebu, magiging Cebu City, para sa optional outdoor masking. Kasabay ng paglabas ng bagong polisiya, napuna ng Okta Research na unti-unti anilang dumarami ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Sa datos ng grupo, tumaas ang positivity rate sa NCR sa 13.3% noong September 9 kumpara sa 12.1% noong September 2. Kapwa malayo sa rekomendasyon ng WHO na 5% positivity rate para masabing kontrolado na ang hawaan. Tumaas din ang reproduction number o dami ng taong nahahawaan ng isang may COVID. Ang one-week growth rate sa NCR mula sa negative 17% noong August 27 hanggang September 3, biglang talon sa 6% noong September 3 to 10. Pero ayon sa Okta Research, hindi nila inaasahang darami ang mga kaso dahil sa pagluwag sa pagsusuot ng face mask sa labas. We know naman, even during the past campaign period, if it's outdoors, the risk is much lower. Now, if it's indoors, the risk is more significant. So I don't think it will really add much even if we're seeing an uptick. Nakatulong din daw ang anyay hybrid immunity ng marami dahil sa mataas na exposure sa COVID nitong mga nakalipas na dalawang taon. If we're looking at the numbers of those with boosters, it's not so high compared to other countries. That's in part the reason why the surge nitong from June to present, it's almost like a mini surge, meaning the cases are not as high as what we saw in January. It can be argued that may be may help people have this wall of immunity against the virus. Panukala ng Okta, dapat may ilatag na panuntunan kung kailan pwedeng bawiin ang pagluwag na ito. If the virus evolves or mutates into something more severe, we should be ready to recalibrate these guidelines. If this happens, then face masks
may be required again. Danating kong Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Posible ang rotational brownout sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Yan ay matapos pumalya ang ilang planta. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagtaas ng red alert status sa Luzon grid mula alauna hanggang alas 5 ng hapon kanina. Ibig sabihin, hindi sapat ang supply ng kuryente sa Luzon at posible ang rotational brownouts. Pero nakailalim pa rin sa yellow alert ang Luzon grid hanggang alas 8 ngayong gabi. Ibig sabihin, manipis pa rin ang supply ng kuryente. Sabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 7 planta ang nagkaroon ng force outage o hindi inaasahang nagkaaberya. 3 naman ang may derated capacity o mas mababa ang kayang isupply. Katumbas ito ng mahigit 3,600 megawatts na nawalang supply ng kuryente. Meron tayong mga 2,000 megawatts plus na naka-forced outage o yun yung wala sa plano. In addition to that, we had another 200 plus to 300 megawatts of power from derated plants. Yung derated, nadagdagan pa yan ng another 200 to 300 by noon today, kaya humaba ang red alert. Kasama sa mga posibleng makaranas ng rotating power interruption ang ilang bahagi ng Metro Manila, Baguio City, Benguet, Pampanga, Ilocos Norte, Cagayan, Apayao, Laguna, Quezon, Albay at Camarines Sur. Para maiwasan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa mga bahay, ipinatutupad ng Meralco ang Interruptible Load Program, kung saan ang mga commercial at industrial users tulad ng mga malalaking mall at mga factory ay hindi muna gagamit ng kuryente mula sa Meralco. Sa halip, ilalaan ito sa mga residential users. Dahil may kalakihan yung unavailable capacity, may posibilidad din na magkaroon ng tinatawag nating manual load wrapping schedule o rotating power interruptions dito sa aming franchise. Sana ay huwag mangyari, pero just in case talagang kapos na, then we will need to implement this. Umaasa rin ang NGCP na makakabalik na sa grid para mag-supply ng kuryente ang 2 planta para hindi na magpatuloy sa mga susunod na araw ang red alert. Inaasahan natin na matuloy yung synchronization nila. That's almost 2,000 megawatts. Pag natuloy yan, hindi na tumawag ang red alert status natin tomorrow. But we have to see. Sabi ng Meralco, ang pagpalya ng mga planta ngayong araw, lalo lang daw pinapakita ang pangangailangan ng mga bagong planta na makapagbibigay ng karagdagang supply. Kailangan meron kang sobra in terms of your supply capability, no? Kasi kung magkaroon man ng abirya, yung mga planta o sabihin na natin kakulangan sa supply, may sasalo. Kailangan ng supply because as you know, ang supply natin kailangan well ahead of the demand. Siniguro naman ni Energy Secretary Rafael Lotilla na walang problema sa fuel supply. Biniberipika ng DOE ang dahilan ng forced outage. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nangangamba si DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na baka kulangin ang inilaang pondo para sa pagbili ng mga COVID-19 vaccine sa susunod na taon. Yan daw ay kung kakailanganin nilang bumili ng mga bagong bersyon nito. At nakatutok si Tina Panginiban Perez. 301 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Health at mga ahensya sa ilalim nito para sa 2023. Mas mataas ito ng 10% kumpara sa 2022. Sa halagang ito, 95 billion pesos naman ang hiningi ng DOH na pondo kontra COVID. Pero ang inilaan lang ng DBM ay 24.49 billion. Kaya kung bibili raw ang bansa ng new generation vaccines na kayang labanan ang original strain ng COVID virus at Omicron variant, kulang daw ito. Looking at how we are having right now, going through this declining number of cases, we think that this would be sufficient based on the response that we're having right now. But if we are going to prepare to procure the new generation of vaccines, we might be needing additional funds. Kulang naman ayon sa DOH ang inilaang budget na 39 billion pesos para sa health emergency allowance at benefits ng healthcare workers. Sasapat lang daw ito para sa 6 na buwan. However, this funding is inadequate as we will be needing a total of 76 billion requirement for the entire year of 2023. Likewise, we have an additional 65 billion pesos unfunded in our 2023 NEP
for us to pay our arrears to our healthcare workers from 2021 to 2022. Umihingi rin ang DOH ng 32.8 billion pesos para sa regional hospitals at dagdag na 10 billion para sa mga ospital sa Metro Manila. Pero ang inilaan lang ng DBM ay 13.2 billion para sa regional hospitals at 4.9 billion para sa Metro Manila. 22 billion naman ang nakalaan bilang tulong sa mahigit 2 milyong mahihirap na pasyente. 10,000 piso ang tulong sa kada pasyente. Mas mataas ito kaysa 21 billion ngayong 2022. Pero sabi ng isang kongresista, mas malaki pa ang dapat na pondo. Bakit merong kaltas dun sa assistance to indigent patients? Sino po yung nag-propose nung kaltas dun sa funding na ito? Kasi mula sa 4.93 billion sa GAA 2022, ito ay nasa 4.66 na lang billion pesos for NEP. So kung yung difference kasi natin ay nasa 271 million pesos, tapos yung assistance na nabanggit ay 10,000, tama po ba? So kung i-compute natin yon, nasa 27,000 patients yung maaapektuhan. According to our unit, it was returned back or reverted back by the Department of Budget and Management to the NEP level for of 2022. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng DBM tuko sa budget ng DOH. Nauna nang sinabi ng DBM na ipauubayan nila sa Kongreso kung makikita nilang karapat-dapat na taasan ang budget ng DOH habang tinatalakay ang budget. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Matapos itanghang bilang 2022 US Open Junior Girls Singles Champion, Pinay tennis sensation na si Alex Iala handa nang bumalik at ituon ang atensyon sa mundo ng women's professional tennis. Nakatutok si Mari Zumali. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw makapaniwala ang 17 anyos na si Alexandra Alex Ayala na siya na ang 2022 US Open Junior Girls Singles Champion. Ang daming nangyayari. Wala pa akong oras na, you know, to just take a moment and just enjoy. But I'm happy that I'm with my family and I'm happy that they can feel it as well. Tinalo ni Alex ang number 2 seed na si Lucy Havlikova ng Czech Republic sa score na 6-2, 6-4 nitong Sabado. Anya, wala rin siyang mga expectations sa labang ito para hindi gaano ma-pressure. Ang daan sa tagumpay ni Alex resulta ng dekadang pagsasanay. Nagsimula siyang maglaro ng tennis sa edad na 4 na taong gulang nang turuan siya ng kanyang lolo. Ang coach ko for the first 10 years was my lolo. So it's talagang family project from the beginning. Bakit tennis yung nagustuhan mo? That's a good question. Well, I think the reason behind me starting tennis and my brother starting tennis was really to spend more time with lolo. And you know, it developed over the years. I don't know, parang it's hard to explain. It has a lot of sentimental value to me. And of course, it's a huge part of my life right now. Nariyan din ang todong suporta ng kanyang mga magulang na sina Mike at Riza, na pareho ring sports enthusiasts. Si Riza, naging bronze medalist pa sa 100-meter backstroke sa Southeast Asian Games noong 1985. Ang kanyang kapatid na si Miko, isa ring tennis athlete. Their role is everything, basically. Manager, parent, guidance counselor, I don't know, they're everything, psychologist, they're there for everything, and I'm happy to know that I can go to them for any problems that I have, any wins, any losses, they're there. Malaking inspirasyon daw sa kanya ang kanyang idolong si all-time Grand Slam singles title leader na si Rafael Nadal. Nagsasanay nga si Alex sa Rafa Nadal Academy sa Spain at ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral sa American International School of Mallorca sa loob din ng Rafa Nadal Academy. One of the things I admire about Rafa is really his mentality, his calmness on court, and his willing to fight to the end. Yes, well, I've been in the Rafa Nadal Academy since 2018, mm-hmm. So that's 4 years now.
And definitely I would consider my support system super strong, with all my coaches back in the academy, and with every preparation that I do for a tournament, I trust them fully. 2020 nang nakamit ni Alex ang kauna-unahang Grand Slam title para sa bansa nang manalo sa Australian Open Juniors Double Tournament kasama ang Indonesian partner na si Priska Nugroho. Hunyo naman ng 2021 na ipanalo ni Ayala ang kanyang ikalawang Grand Slam title, ang Girls Doubles title ng 2021 French Open kasama ang Russia na si Oksana Selekmetiva. Sa makasaysayang pagkapanalo ni Alex sa US Open Junior Girls Singles Championship, lalo raw itong nagbukas ng pinto para ituloy ito sa professional circuit. Pwede pang mag-compete sa juniors division si Ayala hanggang mag 18 years old siya, pero may iba na raw target si Alex. Well, personally, I think that I am doing quite well right now in the women's tour, in the professional tour. I'm currently around 290 WTA. So yan yung women's ranking ko. And definitely going to focus more on that rather than playing more juniors in 2 weeks in California. Hindi may kakailang napakatamis na tagumpay hindi lang para sa sarili kundi para sa buong bansa. Ang nakamit ni Alex sa katatapos lamang na torneo. Pero aniya, higit dito ang mga aral sa buhay na kanya natutunan at patuloy na babaunin habang patuloy na lumalaban sa mundo ng tennis. Siyempre, madami akong dinaanan na hard times and really devastating losses, I guess. Everyone goes through devastating losses. But what's important to me is that the happiness that the sport gives me and the love I have for the sport always overpowers any struggling or negativity that I may go through. I think one of the biggest lessons I've learned is to find joy in the little things and to learn how to manage your priorities. Ngayong araw, nagpasa ng resolusyon ng Senado para bigyan pugay ang nakamit ni Alex. Mensahe niya sa mga kabataang iniidolo siya at nangangarap ding maging kampiyong tulad niya. I think the biggest thing that you guys need to have is hope and belief. And belief in yourself and knowing that you can do it and giving your all and really loving what you do. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Napigilan ang tangka-umanong pagdukot sa isang bata sa loob mismo ng kanilang bahay sa Quezon City. Ang babae, umamin daw sa barangay na mandudukot talaga siya ng bata. Sa kabalatuan naman, muntik din daw madukot ang isang estudyante sa loob mismo ng silid-aralan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Oh, nanay. Inaresto ng mga taga-barangay Old Balara sa Quezon City ang babaeng ito dahil umuno sa tangka nitong pagdukot sa 5 taong gulang na bata sa loob mismo ng kanilang bahay. Sa imbestigasyon, sumalisi ang suspect. Makaraang maiwang bukas ng amay ng bata ang pinto ng kanilang bahay nang bumili raw ito ng kape 5:30 na madaling araw kahapon. Nakita niya yung bata na nakahiga, hinihila niya. Naabutan siya ng stepfather nitong bata. Napigilan daw ito ng amay ng bata. Agad namang dinala sa barangay ang suspect na kinilalang si Rosaida Said. Tinanong ko kung bakit kinuha mo yung bata, hinihila mo. Sabi ko anong dahilan. Ang una niya sinabi sa akin, nanghihingi po ng pagkain. Pero sa police station kanina, iba na ang dinahilan ng suspect. Iginit din niyang wala siyang intensyon na udukutin ang bata. Bakit yung po ilalabas? Para yung makahangit ng hangin naman. Sandali lang naman yun. Makahangin lang kayo? Oo. Alasing po ng madaling araw? Hindi po. Para naman hindi maboboring sandali. Ipapasok ko rin yun. Dati raw siyang kasambahay sa nasabing bahay at nagpunta siya doon kahapon para kunin ang mga naiwang gamit. Bagay na itinanggi naman daw ng ina ng bata ayon sa kapitan ng barangay. Inamin din daw ng suspect sa barangay na nandudukot daw sila talaga ng mga bata kapalit ng halaga. Binibigyan daw sila ng 1,000. Kada bata? Oo. Minabanggit siya na 5 raw sila eh. Pero itinanggi ito ng suspect na sinampahan na ng patong-patong na reklamo.
Bagamat itinatanggi ng suspect na meron siyang mga kasamahan, inaalam ng motoridad kung meron nga ba siyang mga kasabwat at kung sangkot sila sa pandurukot. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija naman, isang grade 4 student ang tinangkarin umunong dukutin nang hindi pa nakikilalang suspect noong Webe sa Camtino Elementary School. Nangyari raw ang tangkang pagdukot sa loob pa mismo ng classroom kung saan mag-isa ang 8 taong gulang na bata. Ayon sa pulisya, sa gate, sa likod ng paaralan pumasok at lumabas ang suspect. Yung CCTV nga po sa likod ay under maintenance, kaya po kumukuha po tayo ng sapat na ebidensya para po sa pagkakilalan ng tao na to. Ang mga magulang naman ng bata, ayaw na munang papasukin ang kanilang anak dahil sa takot. Lalo namang naghigpit ang paaralan matapos ang insidente. Ipapasara rin daw muna ang likurang gate ng paaralan at nanghingi na raw sila ng barangay tanod na magbabantay roon. Mas mahigpit ang security, mas secure yung mga bata. Yan po kaagad yung inaayos po namin. At patuloy po kami nagpapamigay ng Petros ID para no ID, no entry. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Sa unti-unting pagbango ng mundo mula sa epekto ng pandemya, maraming oportunidad na rin ang nagbubukas sa iba't ibang bansa. Sa Middle East, maraming hotel ang naghahanap ng manggagawang Pinoy. In demand din pati sa Amerika ang mga nurse. At tinutukan po yan ni Joseph Moore. 2 taong na bakante sa trabaho ang waiter na si Giselda sa pandemya, kaya ngayon nakikipagsapalaran siya para maging waiter sa isang malaking restaurant sa Saudi Arabia. Sakaling matanggap, first time daw niya makakapagtrabaho abroad. Para rin po makatulong sa family ko. Medyo po kinakabahan po. Kakayanin po. Ayon sa recruitment agency, maraming hotel sa ibang bansa tulad sa Middle East na naghahanap ng mga manggagawa. Sa Jordan halimbawa, naghahanap ng butler, housekeeping at front office staff, executive manager at mga chef. $400 o katumbas ng lampas 20,000 pesos ang minimum na sweldo kada buwan. Wala pang kasamang overtime pay at mas mataas kung may experience. Unti-unti nang bumabangon mula sa pandemya ang ilang mga industriya sa mundo, katulad na lamang ng mga hotel at tourism industry. At sa Pilipinas sila naghahanap ng mga magtatrabaho. Kasi tinatanong ko din po yung that's why Filipinos, may mga Pakistan, may Thai, may Indians na nag-a-apply din po. Iba po tayo kasi ang workers daw po natin, ang Filipino workers, they don't need supervision. So, isa lang mo, alam na nila yung gagawin. Bukod sa mga nasa industriya ng turismo, tumaas din daw ang demand para sa nurses. Gaya sa Amerika, kung saan isang kumpanya ang naghahanap ng 1,000 registered nurse at 200 na medical technologists. Bukod sa hanggang lampas na 400,000 pesos na pasahod, immigrant visa rin ang ibibigay at sagot na lahat ng kumpanya. Yung medical sasagutin. Okay? Yung NCLEX po, yung IELTS po, i-reimburse po natin yan. As a matter of fact, meron pa nga pong signing bonus na $1,000. Ang tumatandang populasyon raw sa Amerika ang sinasabing dahilan ng mga employer kung bakit sila nangangailangan ng ganong kadami mga nurse. Bukod sa Amerika, marami rin naghahanap ng nurse mula sa Middle East. Si Divine, assistant nurse ang a-applyan sa Saudi na may sweldong 50,000 hanggang 60,000 pesos. May 2 siyang anak na maiiwan pero sakripisyo na lamang daw muna. Nag-try po kasi ako dito, sir, kaya lang yun nga po sa sweldo din po kasi. And then sa yung bang makakaipon po kasi talaga. Nag-isip po ako 100 times. kung itutuloy ko po ba, pero for their future na lang po, iniisip ko na lang po. Kaya nag-decide po ako. 2 years lang din naman. Sabi ng recruitment agency, sa dami ng nangangailangan ng mga Pilipino manggagawa abroad, tinanggihan na nila ang ilang job order. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Pansamantalang nabigyang kalayaan ang ilang person deprived of liberty sa San Juan para makapiling ang kanilang pamilya sa nalalapit na Pasko. Ang kanilang pampiyansa galing po sa tulong ng mga kapwa nila preso. Tinutukan po yan ni June Veneracion. Walang kaalam-alam si Ezekiel Macay na ngayon ang araw na matagal din niyang hinintay. Akala niya, papunta lang siya sa korte para i-check kung meron pa ba siyang ibang kaso. Ang hindi niya alam, bahagi ito ng sorpresa ng San Juan City Jail.
Mahaba ang biyahe, umabot hanggang kabundukan. Pagdating sa isang barangay sa Rodriguez Rizal. Ayan yung nanay mo. Hindi mo nang iyakapin ang nanay mo. Muli niyang nakapiling ang kanyang ina matapos makamit ang pansamantalang kalayaan. Napili po si Ezekiel na mapensyan po kasi nasa good standing po siya at qualified po siya sa pensya. So kaya ngayon po, ibibigay po namin na buong buo at siya ay nakalaya na. Mistulang regalo para sa ina ang muling makapiling ang 18-anyos na anak, lalo pat kahapon ng kanyang kaarawan at ilang buwan na lang ay Pasko na. Wala nang sakit sa ulo, balong, kailangan magbago-bago ka. Magpasalamat ka lalo kasi pangalawang buhay mo na yan. Nawawalan na nga po ng baka magpasko po ako sa ulo, hindi ko po makasama yung mga pamilya ko. Kabuang mahigit dalawat kalahating buwang nakulong si Ezekiel dahil sa kasong pagnanakaw ng welding machine na nakakahalaga ng 6,000 piso. Haharapin pa rin daw ni Ezekiel ang kaso laban sa kanya. Pinapangako ko po sa kanya, hindi na po ako makukulong ulit. Magbabago na po ako sa... Kasi mo bata ka pa Pangpito sa Ezekiel sa mga napiansahan gamit ang perang naipon mula sa binagbentahan ng mga painting na gawa rin ng mga kapwa preso sa ilalim ng Likha Laya Project ng San Juan City Jail. Nile-level natin yung playing field na kahit eto mga mahihirap nating kababayan, posible silang magpiansa dahil meron tayong gantong proyekto, ang BJMP. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Good news mga kapuso, magpapatupad ng panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo mga kumpanya ng langis. Dahil sa taas babang halaga nito, paano nga ba itinatakda ang presyo ng gasolina, ng diesel at maging ng kerosene dito sa ating bansa? Alamin natin sa pagtutok ni Maki Pulido. Epektibo bukas, mababawasan ang piso at 45 sentimo ang kada litro ng diesel, 45 sentimo sa kada litro ng gasolina at piso at 70 sentimong bawas sa kerosene. Batay sa datos na nakalap ng GMA News Research, kasamang rollback bukas, magiging 68 hanggang 84 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila, depende sa pagbibilhang gasolinahan. 61 hanggang 80 pesos ang kada litro ng gasolina at 80 hanggang 91 pesos sa kada litro ng kerosene. Pero paano nga ba itinatakda ang presyo ng gasolina sa Pilipinas? 100% ng langis na ibinebenta sa Pilipinas, binibili ng mga oil companies sa ibang bansa. Ang presyo ng lahat ng bentahan sa buong mundo naka-record sa mga price index. Ang Pilipinas ginagamit ang Singapore Platts Index. Kinukuha ang average price ng mga bentahan at yan ang magiging batayan ng presyo ng langis. Ipinapatong dito ang tinatawag na industry take. Nakapaloob dito ang kita ng oil companies at pagbawi sa gastos ng pagpaparating ng langis. Nasa 20 to 30% daw yan ng presyo kada litro. Pagdating dito, remember, nasa barko yan, di ba? I-discarga yan. Pag-discarga niya doon, bayad na siya ng mga taxes. Pagkatapos, i-store niya muna yon, and then, we-withdrawin yun from the import terminal. May mga truck din, mga lorry, no? May freight din yon, hindi ba? So, pagdating niyan doon sa mga dealer, sa mga estasyon, yung mga dealer, meron din siyempre dealer margin kasi namumuhunan yung mga yon. So, yun yung mga malalaking component. Yung component na yan ang hindi may detalye ng Department of Energy dahil deregulated ang oil industry. Buo na po yan, hindi po natin na-unbundle yan. May circular po tayo pero naka-injunction po yan sa court. Ongoing po yung case between DOE and the industry. Kaya hindi po natin ma-unbundle. Sa estimate nila, halimbawa para sa pump price ng gasolina, 19.22 pesos na patong yan kada litro. Kaya sa kwenta ng DOE, kung 33.16 pesos kada litro ang presyo ng in-import na gasolina nitong Setyembre, may dagdag na 19.22 per liter na industry take, plus 10 pesos per liter na excise tax, plus 8.21 na value-added tax, 6 pesos na biofuel component, kaya't ang benta kada litro ng gasolina
ay nasa 76.58. Ang galaw ng presyohan ng langis ngayon sa global market, apektado ng giyera sa Ukraine at mga pagkilos ng OPEC o Organization of Petroleum Exporting Countries. Nag-anunsyang OPEC na babawasan ito ang oil production para hindi sumobra ang supply na maaaring magpababa ng presyo. Pero sa ngayon, ayon sa DOE, wala pa itong malaking epekto. Pakiusap na lang ng jeepney driver na si Mang Leonardo, isipin din naman sana sila kung pinapatungan na ang presyo ng kada litro ng langis na ibebenta. Yun nga ang tanong kung paano nila kinukwenta. Hindi nila iniisip yung nag-aanap buhay sa kalsada. Maki Pulido na katutok, 24 oras. Namomroblema po ang ilang magsasaka sa mababang presyuhan ng kanilang aning palay kumpara raw sa ginastos nila para rito. Sana raw ay mas mataas man lang sa 20 pesos ang benta sa kada kilo ng bagong aning bigas. Nakatutok si Rafi Tim. Sa panahong nagtataasan ng lahat ng presyo ng bilihin, sad-sad sa hanggang 13 pesos na lamang kada kilo ang bagong aning palay sa Nueva Ecija ayon sa grupong Amihan National Federation of Peasant Women at Bantay Bigas. Ito raw ang lumabas sa kanilang ginawang survey sa mga magsasaka kamakailan. Ang pinatuyong palay, hindi rin daw kataasan sa halagang 16 pesos kada kilo. Ang presyo na ngayon dito ay umaabot lang ng 16 pesos hanggang 16 and 20 centavos. Napakababa ito kung kumpara dun sa taas ng mga gastos na ginamit nila. Umaaray dyan ang mga magsasaka dahil sa mahal ng pataba at iba pang gastusin sa pagtatanim ng palay. Panawagan nila ngayon na talagang bilhin sa hindi bababa sa 20 pesos per kilo ang kanilang palay. Wala dapat restriction, katulad na lang ng 100% clean at 14% dry. Dahil sa kawalan ng post-harvest facilities ay hindi kayang makamit ng ating mga magsasaka yung ganun kalidad. Ang Department of Agriculture tumanggi munang magkomento sa pahayag ng grupo. Kasalukuyan daw kasi nilang pinag-aaralan ng problema sa bigas at takdakda itong matapos ngayong katapusan ng buwan. Pero ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG namamahalaan sa 20 pesos kada kilong presyo para sa bagong aning bigas. Walang trier kasi ang NFA. So, kung ibili ang NFA, mali pag-try na. Kaya hindi nila kayang bumili dun sa ini-request ng farmers na hindi na 14% moisture bilhin. Sa kanilang monitoring, 17 pesos naman daw ang karaniwang bili ng mga trader sa bagong aning bigas at 20 hanggang 21 pesos para sa bigas na sumailalim na sa drying process. Lumalabas din umanong hanggang 3 piso lang kada kilo ang kita ng mga magsasaka, bagay na bitin umano sa mahal ng mga ginagamit sa pagsasaka. Kaya mahalaga umanong maibigay ang pangakong subsidiya sa mga magsasaka. Sinasabi natin yung 5,000, dapat maibigay yon para at least mabawasan yung inputs nila. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Inanunsyo ng GMA Network ang pag-upo ni Oliver Victor B. Amoroso bilang acting head ng GMA News Group simula sa susunod na buwan. Yan ay kasunod ng formal na pagre-retiro ni GMA News and Public Affairs Senior Vice President Marisa L. Flores nitong Hunyo. Nakatutok si Rafi Tino. Itinilaga ng GMA Network si Oliver Victor B. Amoroso bilang acting head ng GMA News Group simula October 16, 2022. Si Amoroso ang mangangasiwa ng news group ng network, kabilang ang on-air programs ito at digital platform na GMA News Online. Kasabay nito, patuloy niyang gagampanan ang tungkulin bilang First Vice President at head ng Regional TV and Synergy. Si Amoroso ang namamahala sa operations, business development at content and production, kabilang ang local news ng regional arm ng network na GMA Regional TV. Bilang head ng Synergy, pinamumunuan din niya ang grupo na namamahala sa sports partnerships ng Kapuso Network, kabilang ang coverage ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Nagpo-produce din ang GMA Synergy ng local at international ticketed events. Samantala, matapos ang mahigit 32 taong serbisyo sa Kapuso Network, nagretiro na si Senior Vice President of GMA News and Public Affairs, Marisa L. Flores, noong Hunyo. Matatapos ang kanyang consultancy sa kumpanya sa October 15, 2022. Nagretiro na rin noong June 2021 si GMA Network First Vice President for News, Grace De La Peña Reyes, matapos ang 33 taong serbisyo at kasalukuyan siya nagsisilbing consultant para sa GMA News Department. My past and present bosses in GMA,
Matapos makapagtala ng all-time low nitong nakaraang linggo, lumakas ng bahagya ang piso kontra dolyar na nasa 56 pesos and 86 centavos ang palitan ngayong araw. Ang paghina at paglakas ng piso, ano nga bang epekto sa ating pamumuhay? Yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ang exchange rate ay ang halaga ng pera ng isang bansa kumpara sa ibang bansa. Halimbawa, ang katumbas ng 1 US dollar noong September 8 ay nasa mahigit 57 pesos. Ito yung araw na naitala ang new record low sa halaga ng piso. Kaya kung OFW ka na kumikita ng US dollars o balikbayan sa Pilipinas, mas maraming mabibili ang bawat dolyar mo sa bansa. Kung exporter ka naman na nagbebenta ng produkto sa ibang bansa, mas maraming dolyares ang kikitain mo. Kung negosyante na namimili ng materyales abroad gamit ang dolyar, nagiging mas mahal ang gastusin, kaya nagmamahal din ang presyo ng ibinebentang produkto sa lokal na merkado. Bakit nga ba nagkaganito? Paliwanag ng ekonomistang si Michael Ricafort, pangunahing dahilan ang pagtataas ng interest rate ng Amerika para makontrol ang kanilang inflation o bilis ng pagtataas ng presyo ng bilihin. Kapag mataas kasi ang interest rate, hindi masyadong gumagastos ang tao at bumababa rin ang presyo ng bilihin. Sa kagustuhan lang nila na pahinain yung demand, pahinain yung pababain yung presyo ng langis, kung kinakailangan na humina ang ekonomiya, gagawin nila yun. Naapektuhan ng hakbang ng Amerika ang iba't ibang currency sa buong mundo, maging ang Philippine peso. Dahan-dahang humina ang piso kontra dolyar hanggang nitong September 6, umabot ang palitan ng 57 pesos kada dolyar, lalo pang humina ang piso noong September 7 at 8, pero nakabawi ng bahagya nitong September 9. At ngayong araw, nagsara ito sa 56.86. Malaki ang epekto kapag humina ang piso kontra dolyar. Ang Pilipinas kasi, mas malaki ang inaangkat na produkto sa ibang bansa kesa sa ine-export o ibinebenta natin sa ibang bansa. Kaya mas maraming dolyar ang kailangan natin para maka-import halimbawa ng bigas, asukal, gasolina, construction materials at iba pa. Siyempre, kung mahal ang pagkabili, maipapasa din ito sa consumer. Ano nga ba ang pwedeng gawin ng Bangko Sentral ng Pilipinas? So pwedeng taasin nila yung interest rates. Pangalawa, pwede rin naman sila paminsan-minsan, ini-smoothen din nila yung volatility ng exchange rate. No? So nandun sila minsan sa market kung kinakailangan. Kasi malaki naman yung reserves sila sa ngayon. It's $99 billion. Ayon kay Ricafort, aminado naman ang Amerika na plano pa nilang magtaas ng interest rates, kaya maaring lalo pang lalakas ang US dollar. Pero may panangga naman daw ang Pilipinas para hindi masyadong humina ang piso. Isa na raw dyan, ang remittance o yung padala ng mga OFW mula sa ibang bansa. At ang BPO industry na kumikita ng tinatayang $30 billion kada taon. Kasi pagdating naman ng fourth quarter, di siyempre tapos na yung importation season. No? Tumataas naman yung remittances na, no? By that time, lalo towards the end of the year, for holiday spending. At the same time, yung mga nakapag-produce na, mga nakapag-manufacture na, especially for abroad, nag-ship na yan, nag-export na yan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.